matibay na break or walk bago sila namin ang kanilang pagkasan. Mula sa mga baybayin ng Pasipiko tungo sa ating mga kapatid ng FW, ito pa rin ang Bakdaw Sinarangan, ang bulwagang pambalitaan ng Lahing Silangan. At sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, ilang administrasyon na ang nagdaan at sa bawat pagpapalit ng namumuno sa lalawigan at bayan, laging umaasa ang mga residente ng Barangay Tanawan sa bayan ng San Policarpo na sana ayadinggin na ang kanilang matagal ng idinadaing na kalsada. At ayon pa sa mga residente, ilang aksidente na ang nangyari dahil sa sirasirang kalsada. At kung sa iba ay biro lamang ang may napapaanak dahil sa lubak na kalye sa Barangay Tanawan, ito ay isang masakit na katotohanan. Napuntahan ng Bakdaw Sinarangan News Team itong barangay kamakailan at nakapanayamang ilang residente dito tungkol sa idinadaing nilang baku-baku nga kalsada. At para sa karagdagang impormasyon, live na makakasama natin via IPTV para sa kanyang ulat, ang Bakdaw Sinarangan Correspondent. Magandang araw sa iyo, Darwin Iluberio. Magandang umaga, Jess at Gwen. Pahirap talaga sa mga residente ang baku-baku at hindi matapos sa daan ng Barangay Tanawan sa bayan ng San Policarpo. Marami kasi sa mga residente ang tanghihan na buhay lamang ang pagsasabak o paghahakot ng kopras gamit ang kanilang mga motorsiklo. Dahil dito dumadaan ang mga residente sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa bukid, kaya hindi magawang hindi umaray ang mga dumadaan dito, lalong-lalo na pag umuulan dahil nagiging maputik ang daan at nagiging sanhi ng aksidente. Kaya nga dahil dito ay lalo sa mga walang sariling sasakyan na lalo na sa mga walang sasakyan na nagbabayad lamang ng kanilang dalang kopras at dahil ang sobrang sama ng daan, napapamahal sa kanilang pamasahe at nararagdagan ng murang presyo na mas lalo silang natatamaan ng murang presyo ng kopras. At narito ang kanilang mga naging panayam. Kuri ikay, hinangadait buke, ditira ng wara siminto, magbabaktas it pasaheros. Kay kinukurian man. Yan doon nasasakay it may siminto. It mga pakabuhi it kada it mga ibang nga, mga lalaki, taman kunta mga kaasawa, it panabak it lukad. Tsatsagaan na lakunta it, kay bisa kunta kun barato, kay waray maibang nga pakabuhi. Kay di nga ni magtsagaan barato nga panabak, waray kakaunon it pamilya. So kakunta niya mga may da mga anak. Ano itaman ipapakaon? Masanay ka man lahat, tikan ladin hitangon barangay nga dahil itong ilarang piso ipasahe itong. Piso kada kilo itong, imong motor itong. Kaya kung siguro mo pa yung manit kang kalsada, di war na gan siguro itong magiging pasahe nga suga naman ting kamahal. Ginit pariyo, okay la. Simentado na mahiya. Pero nga diha ilarang, makurit talaga. Kay buti ila akong tanga abiriya, mahihibang talaga ipasaheros. Kaya damo gaito nagkakarsit nida, naipapa. Huwanit era motor. Damo ganit mga aksidente itong natutumba. Nganda mo na kahit din ang mga aksidente, tangin nga makura, magkitamong talsada nga niya. Hindi ko kuri, isirin ura-ura na la, waray pa makuri. Kanuna nga ni, nag-anak ka kaya dito pa kasigutan, waray makuri talsada. Ita akon anak, hanani na ibus nga ni mautod ang siki, naghahakot yung lukan. Tara, gidada mo igit at aksidente din nga na kukuan, pero kawara naman kami panginanoas. Mayroon nga ni din hilalaki nga, nagihingalo na niya din ikinuan, di na latong tubita, may da kakurian, di na hiya kamatay. Imbalik na damahiya nga ni. Urasin, may daham dinaryo din ni. Antisingat hospital, gikukuri eh. Gihay sa ano'y dadating, dara kay ano'y nga kalasada. Kung ayaw ditam kay paglilubong kay maging praktikal na lakunta, ubus may tikarad to. Itong paglilubong na mong gimbibinaratyangan lahat nga to. Pwede mo pwede isa kay hin. Sasakyan kong tak makuri may kalsada, bang mahukad. Kuni ako kung tasirit papakyanhan, karayag ko maging maupay na hagila yung tanhinga dalan. Kay suga amon ngayon ni kami, suga ngayon may dapunta din yung mga emergency. Para kung tadiri, suga ito mga magsakit ng mga tiparatay na. Danay dila nala tutubdub, diri na hinga nga to kagikukuri may kalsada. Kung may dakunta mga ahin sa kunta nga mabulig haamon, nganhi, kaya di mangin kaya taktiguhin munisipyo o sinong barangay, bangin kung may da mga ahin sa lakunta nga karag kung may padating, bisan diin yung mga ahin sa gobyerno nga dito kitaasan nga mabulig ang kunta kami nganhi, nga magkamayada yung kalsada. Makaalusa us makunta kami hini kakakurian, kunta iyan ang amon inaabak, asya lait, it akon ha iyo masisering. Yes, at talagang napakahirap ng kanilang inaranas dahil sa napakasamang daang yan. At talagang sentimento ng taga-barangay Tanawan ang talagang napakapangit or sabihin natin accidental prone area yung daan na yan. Diyos at Gwen? Darwin, ilang kilometro ba ang nasabing bako-bakong kalsada?
base sa aming pagtatanong ayo maabot yan ng 3-4 na kilometro. Mm-hmm. Mula sa saang barangay hanggang sa saang barangay din ito. Mula sa barangay Tanawan hanggang sa highway. Kaya nga talagang mahihirapan sila. Walang problema sana sa kanila kung talagang laging mainit ang panahon. Ang problema pag dumarating ang tag-ulan kasi talagang nagiging maputik ang daan at napakahirap daanan. Talagang maraming na aksidente at talagang napapaliwarang buhay dahil diyan. No. Darwin, kung umaarkila ng sasakyan ng ating mga kababayan na halimbawa kung may mga manganganak o yung mga emergency, yung nagkokopra, no, yung dadali nila sa bayan yung kanilang mga produkto, magkano yung ibinabayad nila? Isa ito sa kanilang numero unong inaaray, ano, dahil nga napakamahal ng pamasahe dahil nga sa sobrang pangit na daan na yan. Imagine mo yan, Joyce at Gwen, talagang pag dumaraan sila, for example, ano, meron silang copras na umaabot ng 300 kilos. 300 pesos din ang babayaran nila. Piso kada kilo ang babayaran nila sa kanilang copras na talagang dala nga dahil mura ngayon ang copras, umaaray ang mga residente. Pag magdadala naman sila ng mga may sakit, ganyan, mamasahe, ang mahal-mahal ng pagpapakyaw sa mga sabakan or mga motorsiklo dahil nga pangit ang daan na puntang palabas ng highway. Okay, maraming salamat back daw sinaragan correspondent at Darwin Magtulis. Darwin Eloberio. Maraming salamat, Joseph Gwen, at mula dito sa siyudad ng Borongan, ito si Darwin Eloberio, tagapaghatid ng informasyon sa mga Estihanon, province-wide, region-wide, nation-wide, and worldwide. At susunod, mga Estihano, nagsasalita tungkol sa panukalang pagbibigay ng sahod sa mga nanay. At sa iba pa natin mga balita, loop-de-loop endurance challenge, patibayan ng mga motorista. Mabilis na impormasyon at tugon sa panahon. Ito pa rin ang back daw sinirangan, lamang ang tao sa serbisyong disidido. Wala naman nun ang matibay na break for long, nang gusto silang mga sinasalanganin ang kanilang kaligtasan.